Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-dicer. For today's video, meron naman tayo pag-uusapan galing na naman sa isa nating subscriber sa ating YouTube channel. Ang tanong niya po ay ganito: pareho lang ba ang late in charge at merchandiser? So, bago natin yan sagutin, mag-intro muna tayo. So, ayun, punta muna tayo doon sa merchandiser, no? So, ang merchandiser ay isang uri ng posisyon at isang uri ng tao. Ito ay representative ng isang agency or client na pinapadala sa mga supermarket upang mangalaga sa mga produkto ng kanilang kumpanya, ano. So, may mga vlog na ako niyan, marami na kung ano ba trabaho ng merchandiser, no, para hindi na tayo humaba. So, ito po yung vlog natin na yan, oh. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung link sa description para mapanood nyo kung ano yung basic duties and responsibilities ng isang merchandiser. Doon naman tayo sa lane in charge, no. Ang lane in charge po ay ibinibigay ng supermarket sa mga merchandiser upang mamahala sa gondola bilang isang leader or aisle captain or gondola leader, o maraming term po dyan, eh, no? Yun, lane in charge na binanggit mo nga, no? So, outlet po ang nagtatalaga niyan, either manager or visor. Kalimitang pong sakop na linya niyan ay dalawa, no? Either magkatapat or magkatalikod. Dito, ikaw na po ang mamamahala sa lahat ng produkto na naka-display dyan. Kabilanan po yan, ikaw na po ang magmo-monitor niyan. Either hindi mo yan hawak or either hawak mo, ikaw po ang magpupuno niyan, no? Kalimitan pong may ganyan, ano, Super 8, Pure Gold, ayan, mga ganyan. Hindi ko lang alam sa iba pang mga supermarket kung merong mga ganyang lane in charge or gondola leader, ano. Ayan, mga ka-dicer, dito may power ka na na utusan or wag namang feeling bossy, you know, or bigyan ng instruction yung mga merchandiser na nakadisplay doon sa nasasakupan mong linya, no? Pwede mo silang utusan na, uy, pasuyo ng ganito mo, walang display. Or pwede rin naman na, pre, babaan mo to, ako na nga bahala nga mag-display, no? Ginagawa po ng mga outlet yan para ma-maintain po yung massive ng mga display ng bawat produkto. Ano, nang sa gayon, hindi ka na maglugaw-lugaw pa dyan, no? Siyempre, marami ka ng responsibility na produkto. Aayusin mo po yan lahat. At siyempre, accountable ka na po dyan sa mga ma-expired, sa mga near-ex, sa mga OS, sa mga critical, mga ganyang bagay, ano. So, ito po ay additional task, no, bilang isang merchandiser sa outlet mo. Maganda po ang mga benefits, no, kapag ka po ikaw ay pinagkatiwalaan ng store na maging isang gondola leader or aisle captain or lane in charge, no. Sapagkat maaaring ikaw ay tumagal, lalong-lalo na kung yung outlet ay may policy lamang na 5 months or 10 months. Kasi kapag ka po naging gondola leader ka, maaaring stable ka na dyan or hindi na matapos yung kontrata mo or renew ka na lang, ano. Although yung iba din naman, inoobserbahan ng bisor kung magagampanan niya yung kanyang pagiging lane in charge, gondola leader, aisle captain, o mga ganyan. So, ayan, no, alam ko kulang pa yung sasasabi kong detalye dito bilang isang lane in charge, no. Kasi nga, para hindi na humaba yung videos natin, no. Ang lane in charge ay ina-apply din minsan kapag ka ikaw ay direct hired sa supermarket, no. Ako po ay naging in-house merchandiser ng kulang isang taon sa isang supermarket. Masarado na yun, eh. Ang hawak ko pong linya ay dalawa. Back to back po yun. Ako po ay lane in charge doon, o sales associate na tinatawag, or SA. Ganon. Kapag po ikaw ay direct employee ng isang supermarket, under mo po ang mga merchandiser. May karapatan ka po na utusan sila or manduhan sila kung ano man po ang nais mong ipagawa sa kanilang produkto based sa nasasakupan mong area. Pero, warningan kita, ka-dicer, huwag na huwag kang magiging feeling boss porkit under mo ang mga merchandiser. Bakit? Dadating ang panahon kapag ikaw ay nagsawa na sa pagiging in-house, possible ka rin maging merchandiser. Diba? Ako ay ganyan ang nangyari sa akin. Marami akong naging kaibigan na mga merchandiser based sa linya na hinahawakan ko, at sila yung nakatulong sa akin noong ako'y maging merchandiser ng State Line
sa kauna-unahang pagkakataon, ano. At eto nga ngayon, tumagal-tagal ang mga panahon, 10 taong ding naging merchandiser, at ngayon 9 years na tayo sa pagiging coordinator at nagbibigay sa inyo ng kaunting kaalaman para sa mga baguhang merchandiser. So yun, hanggang dito na lang mga kadiser, at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Shoutout na lang doon sa Dicer na nagtanong, nalimutan ko na naman yung pangalan. So ayan, ako po muli ang inyong lingkod, Herman Regalo, palagi nagsasabi ng kasabihang mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!